Hi guys. Well, it's good morning. I'm a little bit sad kasi nag-try ako twice doon sa YouTube ko para mag-recording about the latest update of my face about after removing my syringomas all over my face. Kaya lang ang nangyayari sa kanya after ko siyang pag ina-upload ko siya, it says it's failed to upload. So, nairita ako. Nag-download pa ako ng pina-download pa ako ng YouTube ng ano, XS Split Broadcaster. So, ito yun. Pero, I'm a little bit sad dahil yung aking speaker, oh my god, I bought new speaker. It's a little bit expensive and big, but it sound like lata, so I don't like that. I don't like it, so what can I do? No choice. So now I have to make some update about my face syringomas. I want to lay down. I'm a little bit upset about what will happen this computer and my YouTube. So guys, ito na po yung nangyari after last October 25, right? My last video about update of my face after removing the all over my face, the syringomas all over my face. So, ito siya. Ito na siya. Well, actually, hindi pa siya ganun kaganda. Nag-try lang ako mag-makeup kung anong kalalabasan. It's a little bit mainit, so buhayin natin ang aircon. My G. Ayan. So, trinay kong lagyan ng makeup. Tapos, gaya ng sabi nung doctor ko before sa Philippines, na sabi niya na, after ko na-remove yung mga syringoma sa face ko, sabi niya, don't use makeup. I don't even know what is that really means, that don't use makeup. Kung wag na talaga akong gagamit ng makeup ever, or just use makeup just slight or a little bit. Pero hindi naman pwede yan, di ba? My G. Lalo na kapag nainitan ako, dalawang aircon, electric pan buhay. Binuhay ko na yung aircon. So, stress kasi ako. Inis ako. So, yun, hindi naman pwede hindi tayo mag-makeup. Especially kapag may event. Di ba? You know, kahit gaano kakaganda, labas ka lang na simple kung wala kang makeup. Pero kung may makeup ka, may class. Diba? Iba ang magandang walang makeup, simple. Kaysa sa magandang may make, maganda ka lang, may makeup ka pa, it's so classy. Maganda. So, yan ang naitutulong ng makeup sa atin. So, ito na po ang kinalabasan ng aking mukha after kung tinanggal yung syringoma. It's my last video was October 25 and it's November 10, I think. So, it's November 10. So, 3 weeks ago from now. So, ito yun. Ito po yun. So, ayan sila yung mga yan medyo pula-pula tapos may itim. Yung itim means totally healed na siya talaga. So, yung medyo mga pula-pula pa, ayan, yun. Ibig sabihin, yung ilalim niyan, sariwa pa siya. So, ito yun. Pero yung grabe, gaano kadami yung aking sarili. Ayan, medyo nagbako-bako siya. Kasi yan yung mga ginupit-gupit before sa Kuwait. So, ito yung ngayon. Ito yung ngayon sa... Ito, kita nyo, ayan yung tinanggal ko. So, at least dati bako-bako siya. At least ngayon, okay na siya. So, ngayon, mas okay na sa akin tong ganito. Yung may peklat lang yung mukha ko. Kaysa yung may syringomang... nagme-makeup ako, naglalagay ako ng mga foundation, pero nakaumbok pa rin siya kasi nandun yung syringoma, as in makakapal. So, kaysa yung ganito, na tignan mo ang ginamit ko, it's not really foundation talaga yung gaya ng ginagamit ko before. So, ito lang yung ginamit ko. It's Mena, or Chinchanso. There's no Chinchanso here in abroad. So, I used Mena for the meantime. Then, nagpulbo lang ako. Ito, Mena lang tsaka pulbo lang yung ginamit ko. And then, naglagay lang ako ng kilay, tapos kaunting shadow sa talukap ko, and then nag-eyeliner ako, lipstick lang. So,
Actually, medyo makapal pa nga siya, but it's okay. I just only tried. And now, before, mas makapal ako mag-makeup, lalo na yung shadow, yung talukap ko. Ano talaga siya, yung smoky talaga. Smoky eyes talaga siya pag ako mag-makeup before. Super smoky talaga. So ngayon, ayan lang muna yung trinay ko lang siya. So ito yung kinalabasan. So wala pa akong CO2 laser. Hindi pa ako nagpa-CO2 laser. Kasi nga, syempre, ipon pa ako. Wala pa ako masyadong pera ngayon. So, ano pa ako. Daming bayarin. Marami akong pinagkagastosan. At saka hindi pa ako nagpapa-check up din. Hindi pa ako nagpapa-consult about CO2 laser. Kasi pag na CO2 laser siya, as in maganda talaga siya, as in makinis talaga. Baka nga yung mga bako-bako yung pinagupitan before sa Saudi at saka sa Kuwait, magpa-flatten siya. So, let's try. Ipon-ipon lang. And then, wala pa rin yung bridge ko sa nose ko. So, medyo bumabalik na unti-unti yung mukha ko. Kahit wala pa, hindi ko pa naibabalik yung bridge ng ilong ko. And then, yung mga peklat nandyan pa. So, at least kahit pa paano, mer, bumalik-balik na siya ng konti. Diba? Nakakalabas na ako kahit walang makeup this time. Nagsasunglass lang ako. Before, super nahiya talaga ako, but I have no choice. Sam alone. I'm living alone, so kailangan kong mag-supermarket. Diba? Para may gamitin ako. And then, gaya ng sabi ko, ako kasi, ayan, naiba na yung sasabihin ko. Kasi ang ganda ng mga first video ko at saka yung second video ko kanina. Kakainis yung sasabihin ko. Well, dun sa may mga saringgoma at saka walang saringgoma, gaya ng sabi ko, like, example, we don't need to touch our face like it's not sanitized. Kasi tingnan mo yung ating hand. It's sulok malinis, di ba? It's sulok malinis, but honestly, it's not really malinis. Kung alam nyo lang, ang kamay natin, napakaraming bacteria. Yes, napakaraming bacteria. So, ikwento ko, I was remembered when I was working in Kuwait. Nagtrabaho ko sa Kuwait as a service crew sa isang food chains like McDonald's Kuwait. So, ayan, before, bago kami pumasok sa work, syempre sa likod kami dumadaan, and then sa boxing. Tapos, pagpasok namin sa store, ang unang bubungaran namin is yung stock room. It's a crew room, yung room namin, kung saan namin iniiwan yung mga bag, kung saan kami nag-break time, kung saan kami nagtatambay, pagka wala kaming especially break time. So, yun. So, after nun, kasunod noon, yung back sink, yung malaking sink na paghugasan ng kamay, hugasan namin ng mga paldiro, whatever na mga utensils na nagamit namin inside the store. So, yun, nung nandun kami, nandun na yung soap ng yung bacterial soap, tsaka yung poset, yung gripo na pwede mo siyang gawing lukewarm water. So, i-hand sanitize namin yung kamay namin, lagyan namin ng antibacterial soap hanggang dito sa siko. Yan, both hands. After that, magwa-wash na kami, i-rinse namin dun sa lukewarm water. I don't know how many degrees, but lukewarm water. So, para mamatay yung bacteria, yung pala kasi daw talaga yung procedure doon is super super high standard talaga yung McDonald's. Then, kasi nagtrabaho ako sa Jollibee, when I was in Philippines, nag-work ako sa Burger Machine, sa Angels, tapos sa Jollibee. Iba talaga ang standard ng McDonald's based on my experience kasi yun, nangangati yung ilong ko, yung tenga ko. So yun nung nag-work ako, grabbing standard, super, super talagang standard ng McDonald's kasi yun nga, malinis ka, then after namin maghugas ng kamay, so tapos na, i-dry na ng kamay namin, then after that, you're able to start your work na. Especially ako kasi lagi akong nasa lobby or nasa counter. Beautiful ang lola mo. So, lagi akong nasa counter or lobby. Pero usually, naiikot ko yung buong station kasi required nila yon na once you're stop of this store, you have to rotate. Rotate kami sa lahat ng station. OMG, pag napupunta ako sa pantry,
sa kitchen. Sobrang init, naluluto ang beauty ko. Lalo na pag nandun ako sa ano, lutuan ng mga McChicken, tsaka ng lutuan ng McChicken at saka ng mga French fries. Di ba yung init ng grill? Eh, may mga ano yun. Di ba may degree yun? Super init ng mga degree yun. Tapos, aantayin mo pa doon kasi hindi mo pwedeng iwanan kasi although automatic yun, may holding time yung cooking time tsaka yung draining time at saka yung shelf, life shelf nung product before and after mo i-waste. Kailangan bago mo i-serve sa customer mo, dapat cover niya yung life shelf nung holding time. Like example yung sa French fries, pag angat mo doon sa grill, sa after na drain, nilalagay mo na doon sa lagayan, syempre oh my Jim, meron pang sukat kung paano mo siya gaano kataas yung paglalagay ng asin. Tapos kung 7 degrees if I'm not mistaken, it's 7 degrees pag maglalagay ka ng asin sa French fries, 7 degrees then pa McDonald ano pa siya. Pa McDonald chu pa siya. Pak, kailangan ganon. Grabe. Tapos after 7 minutes life shelf niya, waste na siya. Eh kung gaano karami yung niluto mo tapos hindi siya naubos, i-waste siya talaga as in super. So, but buti na lang yung mga Arabo, mahilig sila sa potato. So, bihira kaming nauubusan, nawi-waste ng French fries. So, iyon, ganun din sa ano, sa pag-aalaga natin sa kalusugan, sa beauty natin, na kailangan lagi kang malinis doon sa iyong kamay. Iyong hair natin, marumi din yan. Diba? So, we're not perfect. Hindi natin maiwasan. Super touch tayo ng hair, tapos na-touch ng pest. Oh, yun. So, but as long as na kaya natin i-avoid, avoid natin yun. So, yun. Ito pa, tips. Ako kasi, pag nag-shower ako, lahat na ginagawa ko. Like, example, when I woke up in the morning, I supposed to use toilet. Kasi may time na tinatamad akong mag-brush ng teeth sa gabi. Pero hindi naman ganun, di ba may time talaga na mabaho talaga yung your bad breath when you woke up in the morning. But may, hindi naman ako ganun kasi alaga ko yung teeth ko at saka nagma-mouthwash ako. So, may time lang na pag tinamad ako talaga mag-brush ng teeth, may panis. Amoy panis siya talaga. Hindi siya mabaho. Panis. Panis na parang slightly lang na ano, pero yung bad breath, no, hindi naman ganun. So, kasi ako pagising ko na sa umaga, like, harap na ako sa computer pag wala akong pasok. So, ligo muna ako, magto-toilet na ako, dudumi na ako. Tapos, kung dudumi, lilinisin ko na lahat ng yung shower room, yung bathroom, lahat, lilinisin ko na lahat siya. Tapos, after ko malinis, magsha-shower na ako. So, dito kasi sa abroad, yung pagkakaiba ng sa abroad tsaka sa Pilipinas, di ba? Kasi sa Pilipinas, even your middle class, may time talagang walang shower ang bahay niyo. Hindi kagaya dito sa abroad na kahit na gaano kahirap ang tao, may car sila, di ba? Or may shower. So yun ang pagkakaiba ng yung sa Pilipinas tsaka sa ibang bansa. So, parang bonggaseous. Hindi na uso kasi ngayon yung bongga. Bonggaseous. Yun. So, bonggaseous sila dito kasi kahit mahirap yung tao, may shower. Tingnan mo ako kompleto ng gamit. Hindi ko naman nagagamit lahat. Ubin-ubin na yan. Ano nagagamit lahat, diba? Eh, hindi ko naman nila lahat. Mayroon namang mga mahihirap sa Pilipinas na kompleto ng gamit. Even though, hindi sila ganun ka-expensive, at least kompleto ka, okay na yun. So, ano lang, yun lang na, parang naisip ko lang na, kasi sa Pilipinas, hello, tabo pa ako. Although, ano na yung buhay ko sa Pinas, medyo, although mahirap lang naman ako, yung mayaman. Pero, sinanay ko yung sarili ko na,
Kasi syempre lumaki ako sa hirap. Wala kasi akong parents na nag-aruga sa akin. I mean, I have a father but I don't have mom since I was 4 years old. So hindi rin ako inaruga ng mga kapatid ko. It's okay. Naging ano naman sa akin yun, naging sandalan ko naman para maging malakas akong mabuhay sa mundo na nag-iisa. Lalo na dito sa ibang bansa, nag-iisa ako. Pag may sakit ako, wala kang nag-alaga sa akin. Pag may kailangan ako, ganun. Pag nalulungkot ako, wala. I don't have shoulder to lean on. So, I'm strong. But sometimes, we're weak. Ganun. But it's okay. Diyan naman si God. Hindi naman tayo pinapabayaan. Iyon, no. Pag nagliligo na ako, tapos na ako mag-dumumi, shower na ako. Tapos na ako maglinis ng bathroom, shower na ako. Iyon pala, before, look at my first video and second video and third video, maiksi ang hair ko at pangit, super dry. Ngayon, medyo gumanda-ganda ang hair ko. Kasi, nung palang healing process ako dun sa after cauterization ng seringoma ko, hindi ako naliligo. Siyempre, ayoko mabasa kasi baka mamaya ma-infect, mamaga. Yun nga hindi ako naligo, namaga eh. Hindi pa kayong babasain ko, hindi lalong namaga. So ngayon, ang ginawa ko is hindi ako naliligo. O siyempre, malinis ako sa katawan. We're just human, hello. Ngayon, mga toxic tayo sa katawan. Kapag pinawisan ka, siyempre, aamoy. Especially kapag gumamit ka ng pulbo sa katawan at pinawisan ka, ibang amoy, parang yung damit na hindi natuyo. So, yun. Minsan, nagkaganon ang amoy ko. Parang siyempre iyo, pero siyempre sarili ko naman yun, tiisin ko kasi may purpose naman yung pag hindi ko pagligo. Hello, 3 times a day ako maligo, no? Yun nga, as I have said earlier, may purpose yung pag hindi ko naligo. So, napansin ko yung hair ko greasy. Tapos, amoy na pag hindi ka naligo ng amoy itik. Parang amoy itik, amoy 5 piso, 10 pisong lumang 5 pisong papel na gano'n na amoy. Parang naamoy ko yung sarili ko. Pero napapansin ko, yung hair ko, parang ang bilis humaba. Tapos, shiny siya. Tapos, greasy. Greasy siya na shiny. So, sabi ko, ay, ito palang dahilan. Kaya pala may mga friend ako na taga rito na pag minsan nasama kami, ang baho ng ulo, ang may itik talaga. As in pala, hindi naliligo. Mga ilang araw hindi naliligo. Punas-punas na, tapos pulbo-pulo pa bango. Ang gaganda ng mga hair, grabe. As in super ang haba ng hair, ang gaganda ng hibla. Pero hindi naliligo. Yung pala, ganun, di ba? Na yung gumaganda ang hair nila para hindi naliligo. Doon pala gumaganda ang hair mo, tapos mabilis humaba. Ngayon, syempre, pag di mo nakaya, i-shower. Hindi ko na nakayanan, shower na ako. Ito pa. Yung pag ikaw, di ba usually pag nag-shower tayo, tapos yung shampoo natin, tinikba ako. Yung shampoo natin, paglagay natin sa kamay diretso sa hair, which is wrong. Yun, isang number one pala, nakakasira ng hair yon, yung shampoo diretso sa hair. Ang gagawin is, kumuha ka ng shampoo, ilagay mo sa tabo, mix with water, hello. Water is a universal solvent. So, mix mo sa water, and then, pag na-mix mo na siya sa water, sa tabo with water, saka mo siya i-apply throughly sa yung hair. Just massage it and occupy all the parts of your hair and your long hair and then massage it. Tapos so, okay na, ramdaman mo ng malinis na hindi na siya makatino, parang may mga alikabok, natanggal na siya. Rinse mo na naman siya ng lukewarm water. Usually yung, di ba yung sa may hot and cold water, i-mix mo, I don't know if how much degrees is that, but make it sure lukewarm water yung kaya ng balat mo. So, ang gumaganda pala yung hair mo, at saka yung skin mo. Kapag ang pinapaligo mo is lukewarm water, ganda ng skin ko. Dati may mga ugat-ugat, ngayon nawawala yung mga ugat ko. Nagpapaganda siya ng skin, yung lukewarm water na mag-shower ka, lukewarm water. Nagpapaganda siya ng skin, nagpapaganda siya ng hair. Tapos, gumaganda yung katawan mo kasi nakukondisyon ng katawan mo kasi syempre init ng katawan mo. Umiinit yung buong katawan mo, lumalabas yung lamig. Nag-o-open yung pores ng skin natin. So, yung mga ginagamit ko, yung likas papaya, pumapasok sa loob. Usually ako, likas papaya ang ginagamit ko when I was in Philippines. So, talaga ako pag nag-shower akong tagal. Sometimes 1 hour. Usually, hindi naman ganun kabilis yung buhay sa Pilipinas. So, okay lang sa akin na maabot ako ng 1 hour sa toilet, more than bababad ako. But here in abroad,
you can't do it kasi life here is so mabilis, di ba? So here time is gold, dapat kikita ka, ganon. Yun ang kaibahan doon sa atin sa Pilipinas. So ngayon ang ginagawa ko pag but here 15 to 20 minutes nag-ano ako nag 15 to 20 minutes nag bababad ako pag naglagay na ako ng di ba naglagay na ako ng shampoo tapos maglalagay na ako ng conditioner. Yung conditioner din ganun din ang gagawin mo. Ilagay mo rin siya sa tabo, mix with water and mix it. Then pag na-mix mo na siya, apply to your hair, throat, then leave it at least 15 to 20 minutes. Ako kasi while I'm leaving the conditioner in my hair, kung ano nung kinukuskus ko, yung paa, maganda yung paa ko, maganda yung kamay ko. Yun, kinukuskus yung paa ko, ganyan. Tapos nagbabrush na ako ng tips. Lahat na ginagawa ko na while yung likas papaya, kasi yung gamit ko is likas papaya. Talaga, hiyang ako sa likas papaya. Wala namang perlang puti dito. Perlang puti is maganda talaga siya sa skin. So, I use likas papaya. But this time, I don't have likas papaya. Naubos. So, yung ginagawa ko, binababad ko yung likas papaya at saka yung conditioner while I'm doing other stuff, diba? So, brush ako na. Tapos na. Siya-shower na ako after 20 minutes. Or 25 minutes, something like that. So, ganun ako katagal mag-shower. And then, lukewarm water again. So, lukewarm water. So, na-absorb ng hair natin yung conditioner kasi lukewarm. Nag-open yung mga pores ng head natin, saka yung skin natin, pati yung mga yung likas papaya yung ginamit natin. So, okay na. And then, after that, yung pinali ko, pagtapos na ako mag-shower, syempre ba lukewarm water, I turn back into normal water na yung shower. Kasi syempre, kaya nga tayo nag-shower para malamig, fresh, di ba? Ngayon, kung gumamit ka ng lukewarm water, di mainit pa rin yung singaw ng katawan mo. So, ang ginagawa ko is, binabalik ko siya sa lukewarm water. You know what is the lukewarm water? You don't know if it's cold or hot. It's lukewarm water, you know? It's good. It feels good. So, nung pinali ko na, so binabalik ko siya dun sa normal water. So, sarap na naman, lamig na naman. And after that, so labas na ako ng banyo, super fresh. Tapos, nung isa pa, habang nagpapatuyo ko ng hair, habang pinutuyo ng shower yung hair mo, after shower, you have to drink at least 1 to 2 or 3 bottles of cold water. The purpose is, para yung init ng katawan mo after yung shower, tsaka yung mga toxic sa katawan mo lalabas. Yung lamig na doon sa loob ng katawan mo lalabas. Tsaka yung mga toxic mo, yung mga ganun-ganun, mga chuchu-chuchu lalabas. This time, hindi kasi na ako uminom ng cold water kasi nasira yung boses ko. So, nung nasa Pilipinas kasi ako, hindi naman singer, nananalo ako sa, nagcha-champion ako sa mga singing contest. So, nung mahilig ako uminom ng tubig na malamig, so nabasag yung boses ko, piyok ako ng piyok this time. So, hindi ko nabubuo yung isang kantang, pumipiyok ako. Kaya ang ginawa ko is, I stopped drinking cold water. So, nag-ano ko ng salabat. Iniinom ko ngayon yung salabat para bumalik yung boses ko. So far, unti-unti naman gumabalik ang boses ko. Kaya yon. Ngayon, if you like to drink cold, you can drink cold after shower. If you don't like to drink it cold, you can drink normal water. At least 1 to 3 glasses of water after shower. Kasi ang laki ng tulong niya sa katawan mo. Maganda. Or at least 8 glasses of water. Yan ang sikreto namin ng beauty. And then, so, meron pa isa. Meron pa ako isang tip. Diba humaba, medyo nabuhay yung hair ko. Ang aircon ay nagpapaganda siya ng skin at saka ng hair. Before you sleep, before you off to bed in the night, at least 100 times combs to your hair, it's made your hair beautiful. 100 times mong suklayin yung iyong hair, your hair become more beautiful, di ba? So always comb your hair, especially in the night before you sleep, before you off to bed. 100 times you comb your hair, it's made your hair more beautiful. Yes, nagpapaganda siya ng buhok. Yung 100 times comb your hair before you sleep, before you off to bed. Oh, ay nagpapaganda siya ng hair. Mabilis humaba ang hair mo at nagpapaganda siya ng hair. Ay, yung palagi mo siyang sinusuklayan. Yan.
before kasi gumagamit ako ng virgin oil eh. Pag nasa bahay lang ako, pag example sa gabi, matutulog na ako, naglalagay ako ng virgin oil para healthy yung hair ko, but not much. Okay, so yun. Isa yung magandang gagawin mo if ever you like to make your hair more beautiful, long shiny black hair. Diba? So kasi na-probin ko siya, ayan no, medyo gumanda ang hair ko, although medyo patay pa siya, pero at least kahit papaano may improvement, diba? Yung aircon din. At gaya ng sabi ko, yung petroleum jelly. Gumamit ka ng aircon, tapos put petroleum jelly all over your face, leave it until morning. Oh my G, ang ganda ng face mo, super, super fresh, ang ganda talaga. So young na young, super fresh talaga, super lambot talaga ng hair mo. So, kaya yun ang mga tips ko sa inyo, guys. Sana, kahit papano, yung doon sa mga, kung meron man, nang sumusubaybay sa history ng Seringoma ko, salamat sa inyo. At sana panoorin nyo yung video ko, may matututunan kayo. Hindi lang doon sa mga walang Seringoma lalo na, para ma-avoid nyo paano hindi kayo magkaroon ng Seringoma. Kasi as what I have said before, wala akong Seringoma, super kinis ng pesko, so walang kaabog-abog, bigla akong nagkaroon ng ganon. So ngayon, sana i-like at share nyo yung video ko, or subscribe nyo naman ako. Kasi I'm only 58 subscriber. And you know, YouTube required 1,000 subscriber para ma-link siya sa paid content. Sure, gusto ko rin magkaroon ng channel, di ba? Sa paid content ng YouTube channel, sa AdSense. So, please, subscribe me, guys. Huwag niyo na akong talakan, di ba? Huwag niyo na akong i-bash. Kasi ano, hindi lang naman para sa akin to. Para dun to sa mga taong nahuhopeless na may mga Seringoma na nahuhopeless na huwag kayo mahopeless kasi may paraan. Kahit wala kang pera, may paraan. Hindi ko man siya ina-advise na gamitin niyo yung ginamit ko. Kasi it's not really advisable. You're not a doctor. But me, I advise myself to use it kasi alam ko siya gamitin. At saka, hello, 2 times or 3 times ko na siyang ginamit. Talagang, oh, super, walang nangyari sa akin. Ginabayan naman ako ni Lord. So, sana tuloy-tuloy na to. Kaya, tingnan mo, medyo kinis-kinis na siya. Kaya, antayin ko lang siyang makapag-CO2-laser ako. Sa tuloy-tuloy na to talaga. Hindi na siya bumalik. So, para ang Seringoma is bumabalik talaga. Lalo na pag pinapabayaan mo siya. But this time, I care it so much talaga. Minsan nga, pag nag-iisip pa nga ako, maglalagay ako ng makeup, diba? So, pag nung nag-immigration ako, tinanggal, naglagay ako ng makeup. Kasi para siyempre presentable. Oh my G, pag uwi ko, tanggal ka agad. Dalawa beses ako pag uwi ko na ba, tanggal ka agad talaga? Super tanggal talaga ka agad ako. Pag naglalagay ako, tanggal ka agad talaga. Hindi ko na pinapabayaan hanggang sa makatulog ako. Kasi doon dumami eh. Doon dumami yung Seringoma ko. So sana magkaroon ng kaunting aral ito doon sa mga taong meron at walang Seringoma na how to avoid this. Kaya salamat ulit. Nararamdaman ko naman yung suffer nyo doon sa mga Seringoma. I'm sorry talaga. Alam ko kung gaano kahirap na yung parang nawalan ka ng pag-asa, na parang nawalan ka ng personality, ng kumpiyansa sa sarili mo. Kasi lalo na yung sa akin kasi marami, buong-buong mukha, tapos malalaki. Hindi siya maitago ng makeup eh. Yes. Hindi siya maitago. Siyempre, mahiya ka sa boyfriend mo, sa mga friend mo, or especially yung trabaho ko, lagi akong nasa harap ng tao, personal contact kami, yung kausap ko sila lagi, face to face, yung gano'n, napupuna siya, so nahiya ako. So, buti na lang, tinuro sa akin ni God kung paano ko tumaalis by myself. Kasi, gaya ng sabi ko, hindi naman ako mayaman, hindi ko afford ang magpa-laser. Kung may mag-i-sponsor, why not? Diba? So, wag na lang yun. Isponsoran nyo. Wag na. Subscribe nyo na lang ako. Thank you. Salamat ulit. So, sana nakikita nyo yung improvement niyan. Ito na talaga siya. So, again, wait my next update about my face after removing my Seringoma all over my face. Na sana nakakapulit kayo ng aral sa akin. Na sana nagkakaroon kayo ng panibagong pag-asa. Dahil, ito ay kung may pera ka, hindi ito mahirap tanggalin. Kasi syempre, afford ka. Pero pag sa kagaya natin mga walang pera, ang hirap. Parang isa sang
black na naka-black sa pagkatao natin na parang hirap mag-move on. Parang, di ba, maraming kang hindi nagagawa. Dati, ilang beses ako nawawala ng pag-asa. Pero nung may way pa pala. So, thank you. Thank you, God. Salamat sa inyong lahat. Sana makapulot kayo ng aral. Si Naki, sana matanggal din niya yung mga seringoma niya kasi sabi niya marami na raw. So, sana matanggal. Once again, guys, thank you so much sa pagbisita niyo sa page ko, sa content, sa channel ko, at pag watch and like and share niyo sa mga video ko. Sana paki-subscribe naman, please. Thank you. Kung sinubscribe niyo ako, subscribe ko rin kayo. Thank you, guys. I love ya. See you next time. Mwah. Oh my G.